Daddy! Daddy! Saka na po sir, wala ko ka na naman dyan. Delivery po yun! Delivery lang po ako! Hindi talaga po ko ng pasensya talaga sa nangyayari. Sa oras na mabalitaan ko sir, na siya pinagbantaan nyo, sinaktan ulit. Tayo na po sir magkalaban sir, magpe-personalan tayo, believe me. Wala po, wala at wala po, akong pakialam sir, kahit na gaano kalaking negosyante ka pa, I don't F care. Opo, wala ngayon po mangyayaring pa. Ganun po. Ngayon pa. 23 may nagpunta daw po sa amin sa warehouse po sa May Duhat. Meron daw po napuntang tao doon na hinahanap daw po ako na gusto makapag-areglo. Huwag po kayong kabahan, gagawin po namin lahat. Kamusta naman po kayo right after nyo nga pong ma-ere sa aming programa dahil yun nga, ikaw ay nag-viral dahil sa panununtok nitong isang customer nyo po. Ayun, magandang araw nyo po. Ayun, eto, okay naman kahit mahirap kumain. Ayun, mahirap kumain, mahirap uminom. Ayun, nagpapasalamat din ako na nandito po kayo. Ito po bang si Sir John ay kumbaga nag-reach out sa inyo right after airing? Kumbaga personal na manghingi ng tawad? Hindi naman po siya sa akin tumawag o nag-text o nagpadala ng tao na para humingi ng pasensya. Ang tanging ko lang na narinig sa kanya na nahingi ng sorry at pasensya sa inyo pong istasyon din. Tulong din yun. Sir Rapi, yun. Sir, kamusta naman po yung inyong sugat na natamo nung kayo ay sinuntok ni Sir John? Nasaan po ba po siya? Ito po, ito. Ah, okay. So may sugat pa po siya talaga. Kung ano po. Tinahi po iyan? Opo. Pitong tahi po siya. Simula po dito. Apat po dito. Tatlo po sa loob. Ah, meron din sa loob na tahi? Iba po yung tahi sa labas, iba po yung tahi sa loob. Lampasan po siya, simula po dito. Kung ano po yung hiwa dito, siya din po yung hiwa dun sa loob. Kumbaga literal pong napunit. Punit po, malinaw po, napunit po siya. Ngayon po, medyo okay-okay naman na yung nararamdaman niyo or may kirot po? Makirot po, mahirap kumain. Mahirap din uminom. Talaga masakit po talaga yung sa akin pagkain kaya hirap na hirap talagang kumain. Kayo po ba ay mainim na gamot? Meron po. Meron po akong antibiotic at yung sakirot din. Okay. Ano po yung naging epekto sa inyo nung nangyaring ito? Ayun, nagkakaroon lang po ng ano, ng pangangba tapos hindi po ako nakakapagtrabaho ngayon. Gawa nga po yung nangyaring yan. Tsaka pag-aalala rin, nagkaroon din ako ng, siyempre nag-aalala din ng pamilya ko kasi sa taong gumawa nito. Ayun. So nabanggit nyo po sa aming programa na yun nga hindi kayo nakapag-file agad dala nga nung hindi pa na-issue yung medical legal sa inyo. So ano na po bang balita dito? Ayun po. Bali nakuha na po ngayon si medical legal. Paano ito nakuha? Sa pamamagitan po ni Happy po. Nang Happy po namin ng Santa Cruz, Laguna. Dire-diretso na po yun sa filing dahil kumpleto na yung ating ebidensya at yun nga, mapapanagot na natin itong si Sir John sa kanyang ginawa. Okay? And ngayon po, ano po ba yung gusto nyong mangyari para dito sa kaso nyo? Ayun, kaya gusto ko pong may file agad to para matingnan po natin kung ano po yung lalabas na magiging kaso ayon po sa fiscal. Ito pong si Sir John ay ayaw niyo na talagang makausap or makaharap, makipag-ayos? Hindi po. Siguro po, hindi na po magbabago yung isip ko sa pag-atras dito. Okay. And yun nga po, regarding your security, huwag kayong mag-alala dahil, gaya po ng sabi ni Sir Rafi, hingi po tayo ng assistance sa police para yun nga, hindi po kayo masyadong mamroblema sa inyong seguridad. At ngayon, mag-ready na po tayo para yun nga makapunta na tayo ng police station para maisampa na natin yung kaso sa piskalya. Okay po? Abo. Ano na lang yung mensahe nyo dito kay Sir John sa huling pagkakataon? Kay Sir John Bon, humingi din ng pasensya at hindi po talaga kailangan po talaga natin panagutan yung ating ginawa. Kayo po yung papatawarin po, napatawad na po, pero yung pong kailangan po nating hustisya sa nangyari po at hindi pong ginawa.
saan po ba nangyari dito yung incident kung saan ikaw ay sinapak ni Sir John? Dito po sa loob po ng itim na gate. Ayan, dyan po. Yung po sa may tapat ng green na pang-bound, pa-apat na pinto po, tapat po nun. Yung may net? Opo, yung may net. So, paano ba nag-start yung inyong commotion? Ayun, pari wala naman kaming masyad naging commotion. Bago niya ako papasokin dyan, nung isang gwardiya, sinabi sa akin na kubadin ko daw muna yung helmet ko at kakusapin daw ako. Kaya doon na ako nagtaka kung bakit papatanggal po yung helmet ko, half-face naman po yung aking helmet, kita na yung aking mukha. Ayun, kaya nakapaisip na ako na nagkaroon ako ng konting duda kung bakit kailangan kong magubad ng helmet, kaya nag-ano ako ng sarili kong protection video, ganun, camera, para po sa protection ko. Kumbaga nagkaroon ka na ng medyo idea na baka may masamang mangyari. Yes po. So doon, nakikita doon sa may terrace na yon sa harapan nun, saan ka tumumba sa part ng bahay? Yung bandang gitna po. Sa gitna? Opo, dahil meron din pong nakaparada na ganyan nung last night. Isang suntok po yung ginawa sa inyo or may sumunod pa? Yung isang suntok po sa akin, medyo nablanko ako ng konti kaya hindi ko sigurado kung ito yung nasundan pa o hindi. Okay, paano po natapos yung insidente? Ayun, lumabas na lang po ako ng lugar. Kasi na masyado ng maraming dugo po yung nawawala sa akin sa bibig. Itong si Sir John, ano naman yung kanya naging reaksyon nung nasuntukan na po niya? Pumasok po sa kanilang bahay. At yung dalawa pong, isa pong bodyguard at isa pong gwardiya, wala naman pong ginawa. Okay, tas iyon, umuwi ka na po right after. Opo. Magandang araw po sa inyo, Colonel. So, ano po ba yung naging action natin right after pong ma-erip po tayo kay Sir Rafi last time regarding nga po dito sa isang JNT rider na binugbog po nung isang customer? Right after na nag-usap tayo nung Monday, pinalo up natin yung medical legal ni Jonathan. So, pagdating naman natin doon, mga wala pang 2 minutes, naibigay naman sa atin yung medical legal niya. Base doon sa medical legal na nakuha natin, healing period niya is not more than 9 days, to be exact. Right after na nakuha natin yung medical legal, pinasundo ko sila ng mobile sa bahay nila. And sabi namin, ipa-file na sana, kaso lang na abutan na tayo ng medyo alanganing oras. So, in-advise namin na kinabukasan, Martes, ipapaila namin yung complaint. Nagsabi sila na may sasama daw sa kanila na ibang tao. So, ang advice ng investigador natin is kung may ipapail, bago i-file, inform yung investigador natin. Ngayon sila pumunta dito para i-file nga yung complaint. Sir, so sa ngayon po, ano po ba yung gagawin natin when it comes to filing the case? So, pupunta tayo sa Office of the Provincial Prosecutor para isampan natin yung complaint natin. Tapos, physical injury po, initially ang ikukuha natin dyan, ang i-file natin. Tapos, depende po kay fiscal kung ano yung degree. Kung slight, less serious, or serious physical injury. Base sa ibibigay nating mga papeles. Siya na po ang mag-identify or magsasabi kung yun nga ang natin. Degree. Opo. Sa ngayon po, Colonel, kumbaga, depende nga sa fiscal kung ano ba yung magiging kaso po. And nakuha naman na po siya ng mga statement and then yung iba pang evidence. Opo, nung araw pang, araw nung pangyayari, ipinasundo natin sa bahay nila ulit para kuhanan ng mga kaukulang salaysay para sa pagpapail po ng complaint. Bilib nga ako sa kanya dahil mula umpisa, malumanay. Nung nasuntok, malumanay. Hanggang ngayon, malumanay pa rin siya. So, ang may advice ko sa kanya, huwag sana siyang madadala kasi hindi lahat ng tao naman ganun. Na-call lang siya, nakatagpo lang siya ng medyo mainitin ang ulo. Sana huwag siyang madadala doon. Tuloy pa rin niya kung ano yung mga ginagawa niya dati. Tapos, may mga alanganing sitwasyon, tawag agad sa atin sa pulis. O kaya sa pinakamalapit na barangay, bago siya papasok sa isang lugar na ganun, magpasama na siya.
alam ko na po nagpo-push si Epe kasi si Cheryl Laga naman po, lagi po ako tinatawagan tungkol po dyan sa pagpapail po. So on behalf of Sir Rafi Tulfo po, yun nga po, maraming salamat po sa agarang pag-aksyon dito sa problema ni Sir Jonathan. God bless po. Pasensya na po sa aming naging abala. Hindi, okay lang po. Trabaho po natin yan. Trabaho po natin. Oh. Sir Rafi, maraming salamat po. Nakapag-file na po ako ng case po kay laban kay John Bon Cruz. Maraming salamat po sa 10,000 po na paunang tulong niyo po na binigay niyo po sa akin. Malaking bagay po ito para sa akin. Kaya maraming salamat po.